itigil ang kasal. Yan ang isinigaw ng isang misis nung ikinasal muli ang kanyang mister sa ibang babae. Itigil ang kasal! Parang sa pelikula at soap opera. Pero nangyayari rin pala sa totoong buhay. Palisin niyo ang babaeng to! Sinisira niya ang kasal ko! Sa Lopez Haina sa Misamis Occidental. Bago ko simula ng seremonyang ito, merong bang tumututol sa pag-iisang dibdib ng dalawang ito? Nung nabulabog ang isang kasal. Itigil ang kasal! Nung biglang pumasok ang legal wife daw ng groom. Nunong ni kasal na, ako ang legal wife. Ang bride, babae lang daw ng kanyang mister. Nakakaloka ito. Anawa, kasi galit. Mayroon silang mga anak tapos iniwanan yung asawa niyang totoo. Sama siya ng iba. Bakit kaya ito nangyari? Nunong may kasal. Ano ang punot dulo? Higit sa lahat, matutuloy pa kaya ang kasal? Isa sa mga nakasaksi sa iskandalo, ang babaeng naka-orange sa video, si Aling Benita. Hindi, anak-anak mang God, yung hanap ng iba, yung kasama namin. Bakit? Hindi naman tayo magpakialam yan. Kasi masama naman yung magpakialam ta. Siya ang legal wife sa video. Itigil ang kasal! Itigil ang kasal! Ang 41 anyos na si Cleofe. And kung ihunong ang kasal, ako ang legal wife. Aduna mi upat ka mga anak, aduna ko'y dokumento nga nagpamatuod nga ako ang legal wife. Nunong mi kasala, ako ang legal wife. So kung sanang patayin yung babae or ininitubig, buhusan ko sana yung pagkasal nila. Isus, ang kapal ng mukha. Ang kanyang mister, itago na lang natin sa pangalang Jerry. Pareho kami nag-aaral sa Cebu. Siya yung malambing, tapos palaging nagbigay sa akin ng bulaklak. Akala ko wala lang yun kasi marami naman yung nakagusto sa kanya. Hanggang yung sabi ko sa kanya, uwi ako sa amin. Sabi niya, o sige, susunod ako doon kasi gusto kong panligaw or mag-asawa na siya sa akin. Taong 1999, ikinasal daw sina Cleofe at Jerry sa West, sa Misamis Occidental. Seaman si Jerry, loan consultant naman daw si Cleofe. Nagkaroon sila ng apat na anak. Pero habang tumatagal, nakahalata raw si Cleofe. Then may ano ako, mga boarding house. Pag kumain siya, yung nag-board, yun ang inano niya. O kain tayo, ako wala. Sarap yung ulam mo. Sige, mamaya na lang. Sabi niya, oh. Ano? Totoo yun. Babae ko yun. Wala na akong gusto sa inyo. Pang, wag ganyan pang. Okay naman yun. Bigyan na lang kita ng chance. Wala mo ako iwanan. Siya nga, nagdala siya ng bag. O, ganun na decision ko. Maghanap ka na lang ng iba. Totoo yun. Nakita mo yun. Ang ganda. Babae ko yun. Pang, wag mo naman kaming iwan. Binigyan na kita ng second chance, di ba? Hello? Mga dalawang buwan, tatlong buwan, tumawag siya. Saan ka ba? Amuwi na ako dito sa Mindanao kasi hiniwalay mo ako. Pinabigyan ko kasi tungkol sa mga bata lang namin. Matakot ako, ma'am, kung iwanan talaga ako ng asawa kung hindi siya makabigay sa akin ng sustento. Alam mo ba, may nasagap akong chismis. Ano na naman yun? Yung asawa mo daw, may babae na naman. Hindi ko akalain. No? Hindi naman ako maniwala. Hanggang siya'y nag-ghost ni Jerry sa loob ng 5 taon. Bigla na lang hindi nagparamdam. Hindi ko akalain na lulukuhin niya ako at hindi siya na magbigay ng mga suporta ng mga anak ko. Napakasakit ng ginawa ng asawa ko. Hanggang ngayon, hindi ko sana matanggap pero kailangan makamubuan ako kasi yung asawa ko ayaw na niya sa akin. Napakasakit talaga kasi wala na ako tabaw doon. Palagi na lang akong habol-habol ng asawa ko. Saan siya mababae doon din ako. Mare? Oh, ano na naman? Yung kliyente kong ikakasal, kaapelyido nyo, tapos kapangalan pa ng mister mo. Ano ba yung ginagawa mo? Hello, anak? Ano? Ang papa mo ikakasal? Pag tapos ko ng client ko, yung anak ko tumawag, ba,
Bukas, ano, ikakasal si Papang. Bakit ganun? Ikakasal siya nga, kasal naman kayo. Wala ka bang magawa, Mang? Puntahan mo doon. Kaya ang sabi ni Cleofe, enough! Isang araw bago ang kasal na yon, pumunta siya sa simbahan. Sabi ni Monsignor nga, may katibayan ka ba na ikaw yung legal wife? Sabi ko, oh, meron akong dalang dokumento dito. Inano ng Monsignor, yung asawa mo, tinanggap siya dito kasi meron din silang dokumento na kagawa sila ng SIM card. Sabi ng pare, ate, pumunta ka bukas. Kinabukasan, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ang daming tao nang nakatingin sa akin doon sa auto nga hindi pa ako lumabas. Yun ba ang legal wife? Nagdala ko ng dalawang termos. Gusto ko sanang buhusan doon, pero sabi ng mga pulis, huwag ganyan mamakay, baka ikaw yung maano, mapriso. Isus, ang kapal ng mukha. Malaking ano, gasto yung kasal yung mga anak namin. No, walang makain. Yung kabit, napakasarap. At nung nagtanong na ang pare, meron bang tumututol sa pag-iisang dibdib ng dalawang ito? Itigil ang kasal! Ako ang legal wife. Ang kasalang ito sa Misamis Occidental na bulabog. Itigil ang kasal! Nung biglang dumating ang nagpakilalang legal wife daw ng groom. Nunong may kasala. Ako ang legal wife. Matuloy pa kaya ang kasal? Wala kayong out! Kailan na po'y dokumento ang lalaki na annulled sila. Atuhan yun ang katauhan, nga buling ko lang, o atuhan yun o si Mrs. na matuta sa likod, atuhan ng taon ang mga dokumento. Ah, hindi natuloy yung kasal kasi humarang ako doon. Yun lang, nagsabi ng pare, o sige, pumunta na kami sa likod, nag-ano na kami, nag-counseling. Nagsabi ng asawa ko, para daw siyang nahihiya na. Kasi ang dami daw niyang mga bisita na mga bigatin. Hindi mo ina-ina, kinahiya, nagpakasal ka ng iba. Umiyak nang umiyak siya kasi nagulat yung mga bisita niya. Yung ibang bisita doon, oh, wala na yun, annulled na yun sila. Sila yun, nag-forge, so hindi ko naman alam na annulled kami. Tapos, inano na lang ng pare na, oh sige, may reception, oh, yung mga bisita, doon na lang kakain. Doon, nagkuha ako ng ulam, ma'am. Nagkuha ako ng lechon. Dinala ko sa bahay namin kasi wala kami ulam. Kunin mo yung kanin, humpa, mga pansit. Iba-ibang ulam. Parang na, na ano ako talaga. Nahiya na naman ako sa sarili ko. Pero ano, gutom, ma'am, no? 2017 pa raw nangyari ang insidenteng ito. Matapos noon, sinampahan na ni Cleofe ang kasong violence against women and children, ang kanyang mister. Sa ating batas, no, basta ikaw ay magulang at merong kang kakayanan at merong kailangan ang bata, dapat suportahan mo ang bata. At pag hindi mo sinuportahan yan, yan pwedeng sampahan ka ng criminal case. At kung ang lalaki ay hindi pinawalang bisa yung kasal niya at siya ay nagpakasal sa ibang babae, pwede siyang kasuhan na criminal case for bigamy. May kulong yun. Tumangging magbigay ng kanyang panig si Jerry, pati na ang bride na si Jenny. Hindi rin niya tunay na pangalan. Nakasampa na raw ngayon sa barko si Jerry. Pwede na siyang makatrabaho na sa ibang bansa. Kasi nag-ano siya sa akin, nag-sore. O sige, pasaylo na ka na ko. Basta importante nga, suportaran ni mo mga bata. Nito lang Biyernes, binalikan ni Cleofe ang simbahan kung saan gumawa siya ng eksena. Gusto raw niyang kalimutan na lang yon. Kaya kailangan niya ng closure. Nag-uol ko sa gibuhat sa akong bana. Nasuko kay ko niya kay ipasagdahan na dyan pidiya. Wala gadi piya, magipuyad. Bisag asa rabi po yo tugod kay ako yun na una-unaan ang katong nahitabo dire nga kan kayo bungga kayo ilang kasalin kami walay gikao. Ano? Ang papa mo ikakasal? Mapapatawad kaya ni Cleofe si Jerry. Mahal na mahal kita pa. Bisan wala na tang duha kag igug mapukuni mo tungod bangod sa kabit. Yung mga kabit, wag na kayong papatol na may asawa.
Kasi makasira lang tayo ng pamilya.